Hi Ron, welcome to Solitech Reviews. Kung isa ka sa mga nagpaplano bumili ng bagong TV sa mga susunod na weeks or sa paparating na December, pero ang gusto mong mabiling TV ay hindi ganun kamahal, pero maganda pa rin ng quality, ang isa sa mga pwede mong i-consider na brand dyan ay ang Kuka TV. Actually, nung 66 at 1010 Lazada Mega Campaign, sila yung nag-top 1 na TV brand. Ibig sabihin, marami yung bumibili at patuloy na nagtitiwala sa Kuka brand. Kaya sa video nito, meron tayong isang Kuka TV na pag-uusapan para makita ninyo yung quality. Kung sakaling ang gusto nyo bilhin, kagaya na sinabi ko kanina, hindi ganun kamahal, pero maganda pa rin yung quality. Umpisahan natin. Okay, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe, pwede mo i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para alam mo agad kapag may bago tayong upload. At kagaya na sinabi ko kanina, meron tayong isang Kuka TV na pag-uusapan ngayon as a sample doon sa isang affordable pero high quality na TV. At ito ang Kuka 43SC3U. Tingnan muna natin yung laman ng box. So syempre, hindi mawala yung dalawang stand or feet na merong rubber sa ilalim para hindi gumalaw-galaw yung ating Kuka TV. Siyempre, meron din tayong screws, power cord, at ito yung maganda dyan. Meron na tayong free na bracket kung sakaling gusto natin i-mount ito sa wall natin. Okay, so ngayon alam na natin yung laman ng box, tingnan natin yung design nitong TV na to. So makikita ninyo na overall, hindi mukhang cheap or low quality yung itsura ng TV na to kahit pamura siya. Silver yung lower bezel niya at mga stand. Pero the rest ay kulay black na. So nakadagdag yun sa pagiging modern ng kanyang itsura. Meron din tayong subtle na Kuka logo sa gitna na may black background. Tapos plastic yung back panel niya pero solid pa rin naman yung quality. Pagdating naman sa ports, meron tayong isang USB port, antenna, 3.5mm audio jack, dalawang HDMI ports, audio-video out, at LAN port. Itong LAN port na ito, medyo nabilib talaga ako ha, kasi bihira ako makakita ng LAN port sa mga smart TVs sa ngayon. At meron tayong mga screw mount sa likod para, yun nga, pwede natin i-mount sa wall natin. Pagdating naman sa sound, meron tayong dalawang built-in na 10 watts speaker sa TV na ito. Okay, so sa unang boot natin, syempre, setup muna natin yan. At kasama sa mga isa-setup natin ay yung pag-activate dito sa Kuka TV natin para daw mas magamit natin yung maraming apps at TV shows. Free lang naman at hassle free, so gawin na natin. Kailangan lang natin pumunta sa browser ng phone natin, i-input yung email address pati na rin yung code na nasa Kuka TV natin. Okay, ganun lang kasimple. Mapupunta na tayo sa home screen ng ating Kuka 43SC3U. Okay, pag-usapan muna natin yung display. So, 43 inches yung TV na ito, tapos Full HD or 1080p yung kanyang resolution. At makikita ninyo yung boundless screen 4.0 ng Kuka. At dahil dyan, manipis talaga yung mga bezel natin sa mga gilid, sa taas. Kaya mas may enjoy natin yung panonood ng mga movies or videos kasi nga walang makapal na black bars sa mga gilid. At overall, yung mismong TV, manipis naman talaga. At ang isa sa ikinatawa ko pa dito sa 43SC3U ng Kuka ay pwede tayong magcast or magmirror ng ating Android phone papunta sa TV. At bihira nating makita yan sa isang smart TV kasi usually sa mga Android TV natin yan nakikita. At makikita nyo naman na walang lag or kung anumang issue tayo makikita kapag nakamirror na yung ating cellphone. Nakapaglaro pa ako sa Android phone ko habang nakakast or nakamirror sa 43SC3U. Meron din tayo dito ng game mode para kung sakaling magsaksak tayo ng gaming console, mas magiging mabilis yung response time at mabawasan yung ghosting. At meron din tayo dito ang Troculus Extreme. Ito yung image processor ng Kuka para mas maging accurate, mas vivid, mas sharp yung quality ng mga papanoorin nating videos at movies. Pero hindi lang yan. Kasi meron pa tayo dito ang Kuka Eye Care Flicker-free eye protection.
Hindi na tayo mag-worried sa mata natin o sa mata ng mga bata sa bahay natin habang nanonood sila dito dahil nga flicker-free na to. Kaya hindi sasakit agad yung ulo natin or magkakaroon tayo ng eye fatigue. At makikita nyo dito sa simple test natin sa phone na kahit bilisan pa natin yung shutter speed ng ating camera, wala tayong zebra lines na makikitang lilitaw sa screen ng Kuka 43S3U. At dahil nga yan sa eye care feature ng TV na to. Kaya hindi lang tayo mag-enjoy dito sa 43S3U dahil sa ganda ng quality ng kanyang display, meron pa tayong peace of mind. Okay, so sa performance naman tayo ng TV na to. So dahil nga smart TV, itong 43S3U, hindi ito Android TV, may sariling OS or operating system na inilagay dito yung Kuka at ang tawag nila ay Kulita TV. May mga pre-installed apps na dito kasama na yung Amazon Prime para makapanood tayo ng movies. Meron din tayong YouTube at marami pang ibang application. Smooth naman yung pag-browse natin sa mismong OS niya dahil sa Waterflow interface design. Bihira akong maka-experience ng lag dito. Meron din siyang built-in web browser. So kung sakali na gusto nating magbasa rito ng mga web pages or magbukas ng isang website, pwedeng-pwede. At hindi ako na-disappoint sa bilis ng pag-load niya ng mga pages. Mabilis to para sa isang smart TV. Okay, so yun yung ilan sa mga magagandang feature nitong 43S3U ng Kuka. Hindi pa sinabi sa akin ng Kuka kung magkano yung magiging official price ito, pero sigurado ako na affordable talaga to. So ilalagay ko na lang yung links ng Kuka TV dyan sa description box sa baba para sa kanilang Lazada, Shopee, Facebook at TikTok accounts. So again, kung nagpaplano kang bumili ng TV na hindi ganun kamahal pero high quality pa rin, pwede mo i-consider yung TV na napag-usapan natin ngayon, ang Kuka 43S3U Smart TV. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Para sa mga charing unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.